paano mag-wiring ng 3 bulbs connected in series and controlled by 2 3-way switch. Welcome to my YouTube channel, Mr. Corby. Ito yung diagram na ating susundin para magawa yung actual installation. At ito naman yung ating electrical training board. At siguraduhing naka-off yung circuit breaker bago gumawa ng any electrical installation para sa ating safety. So, ito yung ating line 1 at line 2. Ngayon, simulan na natin. So, base sa ating diagram, dalawang wire ang ilalagay natin dito papunta sa bulb 1. Okay, isa-isay natin yung mga connection. At base sa ating diagram, yung nagbi-blink, line 1 source connected sa line 1 load ng bulb number 1. Dito sa ating actual installation, itong dalawang wire na to yung ating itatap. Babalatan natin yung mga wire approximately 1.5 inch or 1 inch. Next, i-cross position yung mga parte na nabalatan na. Okay. And then, twist. At yan ang tinatawag na rat tail joint. Next nating i-coconnect yung bulb 1, line 1 load at line 2 load ng unang bulb. So, ito yan, dalawang wire na yan. I-coconnect natin yan dito sa dalawang linya ng receptacle. Babalatan din natin to. Okay. So, liitan lang natin yung pagbalat. Yung sakto lang sa mga terminals ng receptacle. Okay, ganyan lang kasimple yung pag-connect sa receptacle. Next, eto naman tayo. So, maglalagay tayo ng isang wire dito sa PVC na ito. At sa ating diagram, ayan, yan nagbi-blink na yan, yan naman ang ating itatap. At ito yung dalawang wire na yon. Again, babalatan yung wire approximately 1.5 inch or 1 inch. I-cross position yung dalawang wire and then i-apply yung rat tail joint. Next, dito naman, sa tubo na to, dalawang wire ang ating ilalagay, papuntang bulb number 2. Dito ulit sa ating actual wiring diagram, yung dalawang nagbi-blink na yan, line 2 load ng bulb number 1 at line 1 load ng bulb number 2, yan ang ating itatap. Next, balik tayo sa diagram. I-coconnect na natin yung dalawang wire sa bulb number 2. Dito sa ating panibagong receptacle.
Again, balatan lang natin yung mga dulo ng mga wire na sakto lang sa terminals ng mga receptacle. Susunod naman, maglalagay tayo ng dalawang wire dito sa PVC na ito. At sa ating diagram, yung nakikita nyo nagbiblink, line 2 load yan ng bulb number 2 ay itatap natin sa line 1 load ng bulb number 3. Kaya dapat marunong magbasa ng diagram para hindi magkamali sa mga koneksyon. Dito naman sa PVC na to, dalawang wire ang ating ilalagay. Papunta yan sa bulb number 3. At sa ating itatap, same pa rin to, line 2 load ng bulb number 2 at line 1 load ng bulb number 3. Okay, next, connection para sa pangatlong receptacle. Para yan sa bulb number 3. Okay, next na itatap, ito naman, line 2 load ng bulb number 3 ay itatap sa common. Yung common na tinutukoy ko ay isa sa mga terminals ng 3-way switch. Okay, next, maglalagay tayo ng wire dito.
ito na yung papuntang three-way switch. Yan. So, kung mapansin nyo yung nagbiblink na yan, yan na yung papuntang three-way switch, papuntang common. Okay, eto na. Yung wire na yan ay i-coconnect natin sa common terminal ng three-way switch. At ito na yung ating three-way switch. Ito na yung back portion. Kung mapansin nyo yung zero, yan yung ating common. At ito naman yung symbol niya. Next, etong 1 at 3, traveler terminals. Dito tayo sa common. Itong wire na to, i-coconnect natin sa common terminals. At balatan natin itong pinakadulo ng wire ng 12 mm. Okay, pwede na natin i-connect. So, pwedeng magkabaliktad. So, dito na lang natin ilagay. And make sure na sa common terminal nyo talaga mailalagay yung wire. Dahil kapag nagkamali sa connection, maiiba yung function ng three-way switch. Next, dito tayo sa mga traveler terminals ng three-way switch. Yung 1 at 3. Okay, pagdating dito sa actual wiring installation, ayan. So, maglalagay tayo ng dalawang wire papunta sa kabila. Balikan natin itong diagram. Yan pa rin yung mga traveler terminals. So unahin natin itong mga traveler ng three-way switch na nasa kanan. I-coconnect natin to dito sa mga traveler terminals. So kailangan natin balatan to ng again 12 mm. Natin sa mga traveler terminals, pwede rin magkabaliktad, 1 at 3 lang. Ayan, katulad nyan. At yung isa pa. Okay, kumpleto na yung ating connection sa ating unang three-way switch. Sunod naman, itong kabilang traveler. Ito yung pangalawa nating three-way switch, 1 at 3. Ito siya, mga traveler. So, itong dalawang to, ayan, ilalagay natin dito sa traveler terminals. At huwag natin kakalimutan, balatan yung wire ng 12 mm. Connect na natin, 1 at 3, pwede magkabaliktad. Okay, make sure na sa traveler terminals nyo talaga mailalagay para hindi magkamali sa function. At itong common, magtatap tayo dito sa line 2 source. Maglalagay tayo ng isang wire dito sa PVC na to. Babalitan natin ulit ng 12 mm. Connect natin dito sa common terminal. Ayan. Pwede magkabaliktad. Ganyan lang kasimple yung pag-connect
ng common terminal at mga traveler terminals ng three-way switch. Ngayon, balikan natin itong diagram, yung last common ng three-way switch, yung pangalawang three-way switch papuntang line 2 source. Cross position at i-apply yung rat tail joint. Iti-twist yung dalawang wire hanggang ma-reach yung pinakadulo. So yan yung rat tail joint. At ngayon, base dito sa ating actual wiring diagram, kompleto na yung ating actual installation. Next, lalagyan na natin ng mga ilaw. Sandali, bumaligtad yung camera ko. Ayusin ko lang. Ayan, bumalik na sa dati. So, itong mga receptacle na to ay lalagyan na natin ng mga ilaw. Next, gamit yung ating multi-tester. Set natin to sa ohm settings times 10 at i-check natin yung ating circuit na ginawa. At dahil LED light yung ating ginamit, hindi natin ma-check yung resistance. Check na lang natin kung shorted. Pakitignan yung needle ng multi-tester. Okay, pindutin natin yung mga switch. Hindi gumalaw yung needle ng multi-tester. Next, hindi ulit gumalaw. Okay, ibig sabihin nito, hindi shorted yung ating circuit. Ngayon, lagyan na natin to ng electrical tape. So, itong mga top wire. Okay, pwede na nating pailawin. So magiging high voltage na tayo, kaya keep safe. Pwede na nating i-on itong circuit breaker. Ayan, so umilaw yung tatlong bulb. Off natin gamit itong unang three-way switch. Okay, nag-off. Next. Nag-on. Off. On. At dahil naka-series connection yung mga ilaw, kapag tinanggal yung isa, mag-off yung dalawa. So, katulad nito. Ayan. So, kapag binalik natin, mag-on ulit lahat. At yan ang principle ng series connection. Sa tuwing nagtatanggal tayo ng isang ilaw, nag-off yung ibang ilaw. At kapag binalik natin, mag-on lahat. At kapag may nabusted na isang ilaw, kailangan natin palitan ng bago para gumana yung ibang ilaw. At ang mga ilaw na to ay kinokontrol ng dalawang three-way switch. Pwede nating i-on at i-off ang mga ilaw sa magkaibang location. At yan naman ang principle ng three-way switch. And that's all for today. Thanks for watching! Please click the subscribe button and God bless everyone.